Good morning, FCCF. Praise God for this beautiful morning and this blessed opportunity to come in His presence to worship Him as a family. Isaiah 46, verse 4 and 5 say, I am your God, and I will take care of you until you're old and your hair is gray. I made you, and I will take care of you. I will give you help and rescue you. With whom will you compare me, says the Lord? Is there anyone else like me? Let's pray. Heavenly Father, the Creator of heavens and the earth and all that is therein, the God of Abraham and Isaac and Jacob and the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, here we are in your presence, a great and mighty King, before the throne of your grace. We bow down before you and we worship you because you are worthy of honor and praise. Your holiness, your power, your authority, your majesty, the splendor of your glory. Yes, O Lord, your abounding love and your kindness is incomparable. You have no rival. There is none beside you who can stand against you. Father, we praise you for who you are and for giving us this opportunity, this grace to be called by your great and mighty name and O Lord, have the privilege to worship you, the great King. We thank you, O Lord, that you take care of your people. You are always with them. You protect them and does miracles and shows signs and wonders. You are the God who parts the sea. You are the God who makes the sun stand still, who causes the moon to stop moving. You are the God who turns the deserts into pools of water. You are the God who causes the flowers to bloom in the wilderness. You are the God who lifts the poor from the ashes, who strengthens the knees of the feeble. Yes, O Lord, you are the God who opens the tongue of the mute and puts words of worship and praise and shouts of victory and songs of delight on their tongues, O Lord. You are the shield of your people on all sides, and we praise you. Yes, O Lord, we praise you because you are the same yesterday, today, and tomorrow. Father, we praise your mighty name because you are with us, always to help us, always to save us, always to protect us. Father, in the situation that currently prevails in the whole world, we pray and ask mercy and forgiveness for the whole world. Father, have mercy on our lands, O Lord. Heal the sick. Strengthen the weak, O Lord. Give strength to the people who, O Lord, are fighting at the front. And, O Lord, we pray that you give wisdom to those who are striving to overcome this pandemic. Father, we pray that your kingdom will come in Philippines. We pray, O Lord, that your kingdom will come in Pakistan. We pray, O Lord, that the people living in our countries, O Lord, and living across the globe, their hearts would turn to you and they will know you and come to you. And, O Lord, come from the darkness into the light. Father, we pray that you give your people, us, the grace so that we will continue to walk in light, to continue shine as light and be your witness to those living in the darkness and lead them out of the darkness into your glory, O Lord, and have eternal life. Father, thank you for being with us. Thank you, O Lord, for calling us by names and Father giving us this opportunity to be your witness in O Lord, in our respective places. We thank you, O Lord, that you have chosen us so that we will take the gospel of good news, O Lord,
the gospel of Jesus Christ to the people living in the darkness. And O Lord, we will bring them into the light, into the life, O Lord. Thank you, Father. Thank you for this day and this opportunity that you gave us, O Lord, that we can come into your presence and praise you. Father, please prepare our hearts for the worship. Prepare our hearts for the message that you are going to give us. Give us ears to hear and, O Lord, heart to understand. And, O Lord, the strength to obey you and always follow you wholeheartedly. I pray your blessings, O Lord, on FCCF family. O Father, bless FCCF richly. Bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Ikatlong buwan na tayo sa ganitong sitwasyon. Maraming ikinalulungkot, ikinagagalit, maraming ipinangangamba. Ngunit, ang Diyos natin ay ang ating sandigan. Ang pag-ibig niya ay sapat. Po ba? Kaya naman, samahan niyo kami, kasama ang inyong pamilya at ang iba nating sambahan na tumayo, umawit at sumayaw sa papuri sa ating Panginoon. Sa pag-ibig.
sasaya sa piling mo. Satisfy us but you, God. When we remember that time we have fallen, that point of grace, it just overwhelms us that a God like you would save someone like us. So Jesus, you deserve to be on that throne. You deserve to be worshipped and your name be lifted and exalted up high. Above our government, reign above our homes, our present and our future. Please take over our hearts, Jesus. We give them to you. Jesus, I love you. I will sing.
How beautiful is your name. How glorious is your name. How powerful is your name, Jesus. We lift you high. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Mayroon pong mga ebidensya na nag-uugnay sa paggamit po ng social media at sa tinatawag na depression o matinding kalungkutan sa ating mga kabataan. Ayon po kay Caroline Miller, editorial director ng The Child Mind Institute, sa kanya pong sinulat na artikulo na The Social Media Caused Depression, kanya pong sinabi na in several recent studies, teenage and young adult users who spend the most time on Instagram, Facebook, and other platforms were shown to have a substantially higher rate from 30% to 66%, a substantially higher rate of reported depression than those who spent the least time. Sa ilang mga pag-aaral, lumalabas na ang mga kabataan na nagbibigay ng mahabang panahon, maraming panahon, sa Instagram, Facebook, at iba pang social media platforms ay mayroon pong malaking antas ng depression kaysa po sa mga hindi ganun kahaba ang oras sa social media. Mula 13% hanggang 66%. At lumalabas na isa sa mga dahilan kaya po nagkakaroon sila ng depression sa paggamit po ng Facebook, Instagram halimbawa, ay sapagkat ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa nakikita po nila sa Facebook. When they compare themselves negatively with artfully curated images of those who appear to be prettier, more popular, and richer. Ano ibig sabihin ng artfully curated images? Kinuha po sa filter o kaya po sa angulo ng camera. Kaya mukhang mas maganda sila kasi yun yung angulo nila. Mas mukha silang payat kasi nakatagilid sila. O kaya yung mga sikat at mukhang mga mayayaman. At kadalasan po, hindi nila naaabot yun kapag kinukumpara nila ang kanilang sarili doon. Kaya ang ating po mga kabataan ay nadidepress o nagkakaroon po ng matinding kalungkutan. Sabi nga po sa artikulong iyon, kids spend so much time on social media trying to post what they think the world will think is a perfect life. Look at how happy I am. Look how beautiful I am. Without that, they're worried that their friends won't accept them. They're afraid of being rejected. Sila po ay nagbibigay ng mahabang panahon, gumugugol ng oras sa social media sapagkat pinipilit nilang abutin yung sa tingin nila e panuntunan ng sanlibutan kung ano ba ang isang perpektong buhay. At gusto nilang ipakita, tingnan nyo ang saya ko, tingnan nyo ang ganda ko. At dahil doon sila nag-aalala na kung hindi nila maabot yun, hindi sila tatanggapin ang mga kaibigan nila. Tatalikuran sila ng kanilang mga kaibigan. Alam po ninyo, ang pangangailangan na matanggap ay isa pong pangangailangan na kinikilala po natin. It is a valid need. At ang panalangin ko po na ang mga tao po na sasama po sa atin, sa ating pong iglesia, ay mararamdaman po nila na sila'y tanggap at hindi po sila tatalikuran dito. Ang panalangin ko po na ang ating pong church ay maging isang safe place kung saan tatanggapin natin ang mga taong katulad natin ay hindi perpekto, na may mga pinagdadaanan, na may mga pinaghuhugutan, at hindi po natin sila tatalikuran, kundi tatanggapin po natin sila. Ayon nga po kay Dr. Larry Crabb, sa kanyang aklat na Connecting, mararanasan daw natin ang kagalingan sa ating kaluluwa. Mararanasan daw natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling sa ating kaluluwa sa pamagitan po ng mapagmahal at totoong pakikitungo natin sa isa't isa.
Sabi nga po ni Dr. Larry Crabb sa Connecting, what every Christian can pour into another is the powerful passion of acceptance. A passion that flows out of the center of the gospel. A passion that fills the heart of God. Ang may bibigay daw natin sa isa't isa ay yung makapangyarihang pagmamahal natin, makapangyarihang mapagmahal na pagtanggap natin sa isa't isa, na dumadali po mula sa mabuting balita ng Diyos, mula sa puso ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma 14. At magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang verse 4. At ganito po ang sinabi. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May taong naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling panahon, siya ay tatayo o mabubuwal. Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang pagtanggap sa mga mahirap tanggapin. Pagtanggap sa mga mahirap tanggapin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay muling magkasama upang pag-aralan ang iyong salita. Nawa makita namin ang iyong ginawang pagtanggap sa amin at naway bigyan niyo kami ng karunungan at kalakasan upang amin din po itong maibigay, ang pagtanggap na ito ay maibigay din namin sa iba. Salamat po o Diyos, mangusap po kayo sa amin. Makita nawa namin ang iyong kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po, inutusan po tayo sa Roma 14:1. Ngunit, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. At pagkatapos ay mababasa natin sa Roma 15:7, kaya't tanggapin niyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na, tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito pong Romans 14 verse 1 at Romans 15:7, ito po yung masasabi nating punot dulo ng talata. Ito po yung sa English po, ang tawag ay bookends, na nagbibigay po sa atin ng palatandaan sa kung ano yung kabuuang konteksto ng ating pong pinag-aaralan, saan ito nagsisimula at saan po ito nagtatapos. Now, si Pablo po ay patuloy na ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pag-ibig o pagmamahal natin sa isa't isa. Inutusan nga po niya tayo sa Romans 13:8 na huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. So ito po yung kabuuang konteksto niyan, kung papaano ba magmahal sa isa't isa. Noong nakaraang linggo, di ba, tinalakay ko, panahon na ng paglaban. At ang pinag-usapan natin ay ang pag-iibigan natin sa isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Na dapat natin ipaglaban ang ating pamilya, ang ating iglesia, sapagkat ang ating pong kaaway ay gusto po tayong magkawatak-watak, gusto po tayong magkabahabahagi ng ating kaaway. At ang isa po sa paraan upang hindi po tayo mahati, hindi tayo magkabahabahagi, ay ang matuto po tayo mag-ibigan sa isa't isa, maging sa mga tao po na mahirap ibigin. Na magawa nating tanggapin ang mga tao na mahirap tanggapin. Hindi lang po yung mga taong katanggap-tanggap sa atin, kundi yung mga tao po na mahirap tanggapin. Na bago po tayo magtuturo, ayun nga, mahirap nga tanggapin yung taong yan. Maganda po, tingnan natin ang ating sarili sa salamin at tanungin natin, ako ba'y madaling tanggapin?
po sa verse 1. Kita po natin na inutusan po tayo ng Panginoon. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Now, sagutin muna natin, ano ba yung mahina sa pananampalataya? Sino ba yung mahina sa pananampalataya? Sabi nga po sa Bible Knowledge Commentary, iba't iba tayo ng antas ng ating pong maturity. Christians are at different levels of spiritual maturity. Misa may mga taong mature na, may mga taong hindi pa. They also have diverse backgrounds that color their attitudes and practices. Iba-iba po pinanggagalingan natin. Iba-iba po ang pinaghuhugutan natin. Kaya nga po, iba-iba rin yung ating ugali at yung ating mga ginagawi. And the first lesson to learn in living harmoniously with other Christians, therefore, is to stop judging others. Ang una daw nating dapat matutunan upang maging maayos ang pakikitungo natin sa iba pong mga mananampalataya, sa ating pong mga kapwa Kristiyano, ay itigil na natin ang paghusga, ang paghatol sa isa't isa. Sa halip po, nahatulan natin ang isa't isa, dapat po nating tanggapin ang bawat isa. Now, huwag naman tayo magkakamali. May panahon, darating ang panahon, hindi ho tayo magkakasundo. Darating ang panahon, magkakasalungatan tayo ng pananaw. Mahihirapan tayong tanggapin ng iba at mahirapan din silang tanggapin tayo. Mahirapan tayong mahalin sila, mahirapan din silang mahalin tayo. Kaya dapat po nating matutunan, hindi lang yung maging maayos ang ating pagsalungat sa isa't isa, kundi dapat matutunan natin tanggapin ang isa't isa kahit na hindi tayo nagkakasundo sa mga pananaw, sa mga ginagawi. Muli, basahin po natin yung pong Romans 14:1. Ang sabi po, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Ang sabi daw po, tanggapin natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Tanggapin natin ang mga taong hirap tayong tanggapin. Ano bang ibig sabihin ng salitang tanggapin? Ang sabi po ni Chip Ingram sa kanyang How to Love Those Who Are Different, ang pagtanggap daw, to welcome, to accept, is to receive wholeheartedly, tanggapin ng buong puso. To warmly welcome them to yourself. Malugod natin silang tanggapin. To grant admission into your heart. Buong puso natin silang tanggapin. To look beyond anything superficial and to be willing and open to build relationships. Na hindi po natin papansinin yung mga bagay na mababaw lang, hindi na natin gagawin issue, at tayo po'y magiging handa't bukas na magkaroon po ng magandang pakikitungo sa kanila. Eh, sabi nga po sa NIV, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. At para po madaling tandaan, yung ating pong pag-aaralan ay bumuo po ako ng titawag na acronym. Kaya lang mahirap pong Tagalogin, kaya sa English na lang ang gagamitin natin. Ang ating pong acronym ay ACCEPT. ACCEPT. At sa umaga pong ito, doon lang po tayo sa unang punto, sa letter A. Accept one another in Christ. Tanggapin natin ang isa't isa kay Kristo. Ayon po sa aklat ni David Ferguson na Never Alone Church, ang sabi po niya, we all have a deep relational need for others to accept us for who we are. Alam niyo po, lahat tayo ay may matinding pangangailangan na tanggapin tayo ng iba na kung sino lang talaga tayo. Sabi nga sa awit, love me for what I am, for simply being me,
Don't love me for what you intend or hope that I would be. Gusto po natin, tanggapin po tayo ng iba. At kung ito po ay a deep relational need, if this is a vital relational need, kung ito po'y malalim, mahalagang pangangailangan natin, bakit po nahihirapan tayong tanggapin ang isa't isa? Bakit po salit na tanggapin natin ang isa't isa, ang kinalalabasan, nauhusgan natin, nahatulan natin ang isa't isa? Una po kasi, hinuhusgan po natin ang mga tao sa mga panuntunan na wala naman sa Biblia. We judge people based on extra-biblical standards. Hindi natin sila matanggap dahil sa hindi natin pagkakasundo sa mga usapin na hindi naman mahalaga o hindi naman talaga tinalakay ng gusto sa Biblia. Ano po ulit ang sabi sa Romans 14 verse 1? Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Sa English, not to quarrel over opinions or disputable matters. Ang ganda nga ho nung sinabi doon sa The Message version. Welcome with open arms fellow believers who don't see things the way you do and don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with. Tanggapin daw natin ng buo, malugod daw nating tanggapin ang ating mga kapwa mananampalataya kahit na iba ang pananaw natin sa kanilang pananaw. At hindi ho yung lahat na lang nasasabihin nila o lahat na lang ng kanilang gagawin, eh pagsasabihan natin sila yung mga bagay na hindi ho tayo sang-ayon. Ako, may mga magulang umaray, nakuaray. Palagi na lang natin inuuri yung ating mga anak. Alam niyo po, tayo po we have a tendency na gumuhit sa hindi naman dapat guhitan. Na gawing issue yung hindi naman issue. Na yung malaking issue, minamaliit natin at yung maliit na issue, minamalaki natin. Pinalalaki natin. Eh, mga bagay nito, eh, may mga pagkakataon, hindi naman batay sa prinsipyo eh, kundi batay lang sa ating panlasa. Halimbawa, alam niyo ba may mga church na nagkakahiwalay dahil lamang sa issue ng tugtugin, ng musika, o kaya pati yung paggamit ng instrumento katulad ng drums. Iba gusto mabilis ang tugtog. May iba naman gusto mabagal ang tugtog. Alam niyo po, sabi ko nga, panlasa yan eh. Hindi prinsipyo. Pagkamat, babantayin natin mga kinakanta kung biblical na. Pero kung pinag-uusapan lang natin ito, no, eh baka kailangan na nating tumigil sa paghusga. Dapat doon lang tayo sa talagang mahalaga. Yun lang ang pagtuunan natin ng pansin. Yung mga talagang mahalaga. Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod na araw. May mga pagkakaiba rin tayo sa mga opinion natin tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa mga issue ng politika. Na alam nyo, ako niniwala ako, dapat pinag-uusapan natin yan eh. Pero hindi natin dapat pinag-aawayan yan. Hindi dapat yan ang nagiging dahilan para magkawatak-watak po tayo. Alam nyo, kaya hindi tayo natuto na pag-usapan yan ng may paggalang at pag-usapan yan ng may tamang pangangatwiran. Kasi nga, iniiwasan natin pag-usapan yan eh. Pero alam nyo, naniniwala ako, dapat sa church na pag-uusapan yan. I believe that our church should be a safe place to discuss those issues. Maring hindi po tayo magkasundo, maring hindi po tayo magkaisa. Pero dapat po magkasundo pa rin tayo. Dapat po ay manatili pong bukas pa rin ang ating isipan sa ganyang mga usapin. So una po, hinahatulan natin na iba sa mga usapin, sa mga pamantayan na hindi naman po ayon sa Biblia. Pangalawa po, we judge people based on external appearance. Inuusgaan natin ang mga tao sa mga panlabas na kanyuan. No? Nahihirapan tayong tanggapin ng mga taong ang itsura ay iba sa ating itsura. Ang pananalita o kung paano sila magsalita ay iba sa ating o kung paano tayo magsalita. Iba
silang malamit kumpara sa ating pananamit. Iba yung kanilang kilos kumpara sa ating kilos. Alam nyo, kinundina ni Santiago, kinundim ni Santiago ang ganyang pag-uugali. Ang sabi po niya ay ganito, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus, kay Hesus Kristo, na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin nyo sa lahat ng tao. Sa English po eh, show no favoritism, show no partiality. Kapag may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto, hindi lang isa, mga isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating doon din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit at inasikaso niyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya eh, sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Ano pong sabi ng Panginoon? Paghatol ng mali ang pagtatangi. Kapag hindi pantay-pantay ang pagtingin natin sa ibang sa mga tao, tayo po ay may masamang kaisipan. Kasi sabi sa English, you became judges with evil thoughts. Hindi yung katanggap-tanggap sa Diyos ang ganong pag-uugali. Nakalulungkot po, no? Na napapansin po, kapag po yung mayaman nakakahatak ng mayaman, yung mahirap nakakahatak ng mahirap. The rich in the church tends to attract the rich and the poor tends to attract the poor. Para bang kapag pinagsasama mo yung mayaman at mahirap sa church, para mong pinaghahalo ang langis at tubig. Hindi po tama yun. Ang iglesia po ay hindi pang mayaman lang. Ang iglesia po ay hindi pang mahirap lang. At dapat po tayo po, mayaman man o mahirap, ay walang pagtatangi, pantay-pantay ang ating pagtingin sa isa't isa. Bukod po doon sa paghusga natin sa panlabas na kaanyuhan, inuhusgaan din ng mga tao sa mga pangunang impresyon natin, exaggerated notions, first impression. Dahil nakapansin mo, mukhang suplado. Ay mukhang masungit. At doon, nag-iiba na yung pakikitungo mo sa tao. Hindi mo na siya matanggap. Alam niyo po, totoo, first impression lasts. Pero impression lang yun. Hindi naman dapat na panatiliin natin yun sa ating pakikitungo sa tao. Kasi nga, ang sabi nga po sa 2 Corinthians 5:16, kaya ngayon ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Huwag na tayong titingin sa tao ng ayon sa sukatang pantao. Sabi nga po sa contemporary English version, we are careful not to judge people by what they seem to be. Yes, first impressions last, but impressions are impressions. At tandaan po natin na may mga tao na hindi mo basta-basta nakakasundo. And it takes time para mahuli mo yung ugali niya. Kasi huwag ko tayong hahusga based on first impressions. Pangapat po, kaya tayo nahirapan tanggapin ng iba ay dahil po sa malabis na pagtantsaba, excessive estimation. Hinuhusga natin ang mga tao sa mga bagay na hindi naman natin kayang sukatin. Anong ibig ko sabihin? Sinusukat natin ng tao, halimbawa, sa kanilang motibo. Tandaan po natin, we cannot judge a person's motives kasi hindi naman natin nakikita yung laman ng puso ng tao eh. Ayon nga po sa 1 Corinthians 4:3-5, ang sabi po ni Pablo, walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man,
ay hindi humahatol sa aking sarili. Sabi ni Pablo, wala akong pakila kung hatulan ninyo ko. Ako nga, hindi ko hinahatulan sarili ko, kaya huwag niyong hatulan din yung iba. Sabi ni Pablo, malinis ang aking budi, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan. Pansinin ninyo, malinis man sa tingin ni Pablo ang kanyang budi, inaamin ni Pablo na may mga bagay na hindi rin niya alam. Meron tayong lahat na tinatawag na blind spots. Kaya dapat magpakumbaba tayo. Sapagkat ultimately, sa bandang muli, ang Panginoon ang humahatol sa atin. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya't, anong sabi? Huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Ang tinutukoy po rito, paghatol sa nilalaman ng puso ng tao. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Pansinin po natin, ito po yung mga bagay na nakatago sa ating paningin. Maging tayo, may mga pagkakataon, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong hangarin natin sa isang bagay. Misa nga, napapaniwala natin ang ating sarili na malinis ang hangarin natin, yung pala hindi. At ang Diyos ang maglalantad niyan pagdating ng araw. Ang Diyos ang maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa sa atin. Maari na hindi yung sinasabing, huwag na tayong maghusga. Ang hindi lang natin kayang husgahan ay ang nilalaman ng puso ng isang tao, yung motibo ng isang tao. We can judge his actions but not his heart. It is only the Lord who can weigh a person's motives. Ang Diyos lang po ang nakakaalam ng talagang motibo ng tao. Kaya nga ang sabi nga rito, sa panahong yon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Ang Diyos po ang magbibigay parangal sa atin. Hindi po tayo ang magbibigay parangal sa ating sarili o magbibigay ng parangal sa ibang tao, kundi ang Diyos po. Ngayon po, ang pagkakatawag sa atin ng Diyos ay tanggapin natin ang isa't isa, maging sino man sila. Tanggapin natin ang iba, maging sino man sila, no matter what. Hindi ibig sabihin na kukonsintin natin ang kanilang kasalanan. Hindi ibig sabihin na pabababawi natin ang ating mensahe para lang maging katanggap-tanggap tayo sa kanila. Ang ibig lang sabihin, tayo po ay nakatalaga sa isa't isa. We will not condone sins, we will not compromise our message, we will be committed to each other. Tatanggapin natin ang isa't isa kung paanong tayo itinanggap ng Panginoon. Sabi dito, kaya't tanggapin nyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Ang Panginoon ang ating panuntunan na dapat nating tanggapin ng ang ibang tao, ang ating mga kapatid, kung paano tayong tinanggap ng Panginoon, that we are to accept people just as the Lord has accepted us. At paano tayo tinanggap ng Panginoon? Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pansinin ninyo, noong tayo'y mga makasalanan pa, hindi na hinintay ng Diyos na linisin muna natin ang ating pamumuhay bago tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. Ang sabi po, hindi niya na hinintay na maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Ginawa niya na tayong katanggap-tanggap sa pamagitan po ng Kanyang kamatayan sa krus. Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Ang ganda nga po nung sinulat ni David Ferguson sa kanyang aklat na Never Alone Church. It is God's nature to love the unlovable. Likas na sa Diyos na mahalin ang hindi kayang mahalin ng iba. His loving acceptance is able to distinguish who we are
from what we have done. Ang kanya pong may mapagmahal na pagtanggap ay napag-iiba po kung sino tayo at kung anong ginawa natin. And even in our sin, we are the objects of His love. Na kahit na tayo po'y nagkasala, nandun pa rin ang kanyang pagmamahal, pag-ibig, pagtanggap sa atin. Tinanggap tayo ng Diyos unconditionally. Kaya nga, kailangan din nating abutin ang iba, tanggapin ang ating mga kapatid ng katulad ng pagtanggap ng ating Panginoon sa atin. At kapag ginawa po natin yon, nabibigyan po nating parangal ang Diyos. Alam niyo po, ang layunin ng utos na tanggapin natin ng isa't isa ay upang mabigyan papuri ang Diyos. Anong sabi rito sa Romans 15:7? Kaya't tanggapin niyo ang isa't isa gaya namin ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napapapurihan ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos kapag tayo po tinatanggap natin maging ang mga taong mahirap tanggapin. Alam niyo po, meron po isang batang mangangaral ng pangalan po George. At isa po siya sa 150 mga kabataan na nagsumite ng kanilang aplikasyon sapagkat gusto po nila makapasok sa Wesleyan Ministry. Nakapasa naman siya sa pagsusulit pagdating sa doktrina. Pero nung nagbigay siya ng kanyang sample sermon, hindi siya nakapasa. Karanang 2 linggo, nakatanggap siya ng sulat, kasama siya doon sa 105 na hindi tinanggap sa taon na yon. Out of 150, 45 lang ang tinanggap. Alam nyo, nagpadala agad ng telegrama. Ito pong si George sa kanyang ama. At isang salita lang ang kanyang pinadala sa kanyang ama. Rejected. Rejected. Hindi siya tinanggap. At ng mga panahon na yun, sinulat niya sa kanyang journal, very dark, everything seems. Parang ang dilim-dilim. Bagamat pinahayag niya yung kanyang pagtitiwala pa rin sa Diyos, still, He knoweth best. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaagad na sumagot ng kanyang ama, at ang ipinadala sa kanyang mensahe ganito, rejected on earth, accepted in heaven. Hindi ka man tinanggap dito sa lupa, tinanggap ka sa langit. Alam po ninyo si George, later on, nakilala po siya bilang isa, one of the greatest Bible expositors in the 19th century. Siya po si G. Campbell Morgan, si George Campbell Morgan. Alam nyo, makalipas ang ilang panahon, sinulat niya po ito. God said to me, in the weeks of loneliness and darkness that followed, I want you to cease making plans for yourself and let me plan your life. At ang plano po ng Diyos para sa atin ay tanggapin tayo at matuto tayong tanggapin ng iba, maging ang mga tao mahirap tanggapin. Have you ever felt rejected? Naranasan mo bang hindi tanggapin? Naranasan mo bang matalikuran? Ngayon ba, pakiwari mo, nasa kadiliman ka? Tandaan mo ito, kapatid. Ang hindi pagtanggap sa atin ay hindi panghabang panahon at hindi ito makamamatay. Rejection is neither final nor fatal. At ang mahalaga po, matanggap tayo ni Kristo. At kung tayo po ay tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, tinanggap tayo ni Kristo. Maaring sa lupang ito, talikuran tayo ng mga mahal natin sa buhay. Maaring sa lupang ito, hindi tayo tanggapin ng mga tao. Hindi tayo katanggap-tanggap sa mga tao. Pero sa Panginoon po, tayo'y tatanggapin niya. Hindi man tayo katanggap-tanggap. At sa mga
nakatanggap ng kanyang pagmamahal. Tayo pong mga tinanggap ng Panginoon. Dapat po nating tanggapin ang ating kapwa, ang ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga mahirap tanggapin. Ang ganda nga nung pagkakasabi sa The Message version ng Romans 15:7. So reach out and welcome one another to God's glory. Jesus did it, now you do it. Jesus did it, now you do it. Ginawa na ito ni Jesus. Ngayon, gawin mo na rin ito. Tinanggap tayo ng Panginoon. Tanggapin natin kahit ang mga taong hindi katanggap-tanggap. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Sapagkat dahil sa kamatayan ng iyong anak na si Jesus, kami inyong tinanggap. Kapanalain ko kung meron pong nakakapakinig ng mensaheng ito na hindi pa po tumatanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa kunin niyang pagkakataon itong sabihin, Panginoon, ako'y makasalanan. Salamat at namatay ang Panginoong Jesus para sa aking kasalanan. Tinatanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Kayo na po maghari sa aking buhay. At sa ating pong mga tumanggap na sa Panginoon, at tinanggap tayo ng Panginoon ng walang anumang kondisyon, that He accepted us unconditionally. Let us make a commitment to accept others just as Christ has accepted us. Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na kami namusga, na hindi namin magawang tanggapin ng iba, na para bang kami may karapatang matanggap ninyo. Panalangin namin, matuto po kami umibig sa aming kapwa, matuto namin tanggapin kahit ang mga taong nahirapan kaming tanggapin. Panalangin po namin, matuto kami magpatawad, maranasan namin patuloy ang pag-ibig ninyo, sapagat kung wala kayo, hindi rin ay magagawang magmahal sa inyo. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At ngayon, nawa, ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikisa ng Espiritu ay mapa sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Clean hands, give us pure hearts.